Ito na yung mga kagre, ito na yung unang step natin kasi malaki siya. So pwede natin siya gawing 8. So hatiin lang natin siya equal. Then ito na, 4. And then bago mo siya ibabad, kailangan tanggalan mo siya ng gitna. Tapos mo. So gagawin natin dito, pwede natin paganyan, pwede din natin paganyan. So pili ka lang kung saan yung hiyang sa'yo. Pero ako, paganyan ako lahat para pantay. So ayan, magandang umaga na namang muli mga kaagre. So ngayon mga kaagre ay andito na naman tayo kasi gagawa na naman tayo ng binhi ng lakatan. So marami tayong nagtatanong kung paano gagawin yung binhi ng lakatan kagaya nung natanim na natin at ngayon ay namumunga na. So marami tayong video mga kaagre sa mga nauna nating video, yun nakikita na natin yung resulta. Pero ngayon mga kaagre ay in-improve natin, so mas more on prevention tayo para maiwasan talaga natin makadala ng sakit doon sa ating plantation. Kasi ayun nga, naka-establish na yung ating mga naunang mga ginawang binhi na naitanim na natin. So ganito pa rin ang gagawin natin, macro propagation. So ngayon mga kaagre, ang in-improve namin ay i-sterilize na kami ng mga raw materials kagaya ng mga kusot, and then bed by bed na po tayo. So yun yung mga adjustment na ginagawa natin mga kaagre. So marami na tayong upload mga kaagre about sa paggawa nito. Ngayon lang ay medyo may naghigpit tayo para sa prevention nga. Kasi mga kaagre, sa lakatan walang ibang gamot pagka natamaan na ng sakit. Ang importante bago ka magdala ng planting material sa area ay naka-prevent ka. Hindi man totally talaga wala kang madala, ma-minimize mo or maprotektahan mo yung plantation ng ating lakatan. So ngayon mga kaagre, step by step natin gagawin kung ano yung mga ginagawa namin na sa tingin namin, sa karanasan namin, ito yung maganda para sa lugar na to. Kasi kanya-kanyang lugar tayo kung saan tayo nandun, kung ano yung mga pamaraan natin sa pagpaparami ng lakatan. So binhi ng lakatan. So ngayon mga kaagre, ito yung ating mga, di mawawala itong ating mga ginagamit na mga chemicals, zone rocks lang at saka ito, growth hormone, anaa. At siyempre may insecticide tayo, and then fungus protectant ito. Dayton yung ginagamit natin. And then sa insecticide, kahit ano pwede nyong gamitin kasi prevention, magagamit natin talaga ng mga chemicals para sa prevention. Iba pa yung pag-i-sterilize, iba pa tong mga chemicals. And then ito, disinfect natin alson rock, and then yung ating growth hormone para mas mabilis yung kanyang development. So tara, pisahan na natin mga kagre. So ito mga kaagre, ideal na magandang subwal sa pagpili ganitong stage. So hindi pa siya naka bulatlap yung kanyang dahon, mas active to. So gagawin natin mga kaagre, kung nakikita nyo sa ibang ginagawa na gumagawa nito ay hindi masyadong binabalatan. Pero sa atin talagang totally binabalatan natin yan. Kasi ang purpose nito mga kaagre, makakreate tayo ng panibago talaga na tutubo. Kasi kung hindi tayo nagbalat, yung mga nodes or mata ay tutubo. So consider as subwal. So ito mas ano natin na mag-create talaga dito ng panibagong binhi. So yun ang purpose ko kung bakit ko binabalatan. So nagsasabi yung iba na hindi tutubo, nagawa na po natin itong mga kaagre, marami na tayong upload dyan. At saka yung ating mga nagawa ay nandun na, nagbubunga na. So ganito lang, tsaga-tsaga lang talaga. So ganito na siya mga kaagre. Ganito na siya yung ating gagawin. Then slice natin mamaya. So gawin muna natin.
So yan mga kaagre, at natapos na natin siyang balatan. So ang gagawin naman natin ngayon ay slice na natin siya. So depende dun sa laki. Pwede apat, pwede walo. So gagawin muna natin bago tayo mag-slice, mag-mix na tayo ng disinfect doon sa ating drum. So halika. So ito mga kaagre, ito yung gagamitin natin. Tansya-tansya lang at mga tatlong kutsara. Ito yung ating fungicide. Then siyempre yung ating disinfect, Zonrox. Dalawang packet nito, ayos na. Siyempre gamit tayo ng insecticide. Yan. Kahit ano insecticide, available sa inyo. Unti lang, para lang kung may mga itlog ng ano ay masisira or mapatay. Yan. Itong anaan natin mga kaagre, hindi ko to imimix dito kasi ibababad ko to. Kasi minsan kasi gumagamit ako ng anaa, slight lang. So pag ibabad mo kasi, may tendency siya na mabulok. Pero pwede naman. So depende na lang sa nakasanayan mo. Ang gagawin ko sana, iiba ko siya ng lagay. So doon mamaya yan pag finish, pagdadalhin na natin sa bid. So ito lang muna yung minix ko, itong ating fungicide. Fungus protectantia. So at itong Zonrox at saka itong insecticide. So, ayun. Ito na yun mga kaagre, ito na yung unang step natin kasi malaki siya. So pwede natin siya gawing 8. So watiin lang natin siya equal yung yan. Tapos ganyan. Apat. So kasi nga malaki siya, so pwede natin siyang gawing 8. So identify mo lang yung dulo. So ma-identify mo naman yan. Then ito na, 4. And then bago mo siya ibabad, kailangan tanggalan mo siya ng gitna. Kasi para walang tutubo dito, para dito talaga siya mag-create ng panibago dito. Kasi pag hindi mo tinanggal yung gitna, may tendency din siya na mabulok. So ayan, so ma-identify mo kung saan mo siya ilalagay ito. Kasi dito siya tutubo. So gagawin natin dito, doon na natin ibababad na natin siya sa ating inalo na chemicals. So yun mga kaagre, so andito na siya yung ating chemicals na ibabad na natin siya. And then itong anaa, dito natin to sa final ilalagay. So ito yung dadalhin natin doon sa area. So ganitong ano mga kaagre, may gloves talaga tayo ha. Pero ako wala akong gloves na ano, ingat-ingat lang. Pero hindi nakapaganda sa gloves kasi chemicals to. So babad mo dyan 3 to 5 minutes, ayos na. Saka magmask talaga. So dito na tayo titimpla ng anaa. So konti lang. So ito yung mga pamaraan namin. Ayan, dalawang takip lang sa kalahating balde. And then ito, transfer natin dito. Dadalhin na natin sa bib. So ayan, hugas-hugas lang talaga. Takip nalo.
So babad natin siya about 3 minutes bago natin i-kalat doon. So ayun, dalhin na natin sa bed. So yun yung naka-sterilize yung ating mga materials, so ating mga raw materials, yung ating mga kusot, naka-sterilize yan. So para din ma-minimize natin yung mga virus. So tara, double ano talaga tayo? Double prevention. So ito na yung naka-sterilize natin. So gagawin natin dito, pwede natin paganyan, pwede din natin paganyan. So pili ka lang kung saan yung hiyang sa'yo. Pero ako, paganyan ako lahat para pantay. So identify ko lang yung taas na nandito. Yung mga kagre, natapos na natin yung ating ginawa. So ibig sabihin tuloy-tuloy yan na gagawin. So pag napuno na tong bed na tong mga kagre, ay didilig na natin yan. So twice a week pwede ang pagdidilig nito, or once a week, depende na lang dun sa moisture na makikita natin sa monitoring. So yung pinagbabara natin kanina, yun yung ididilig natin, yung may mga chemicals. So punuin mo na yan lahat. So yun, tuloy-tuloy lang tayo mga kagre. So yun mga kaagre, at ito na yung nauna natin. So tuloy-tuloy yan na gagawin namin. Maraming paraan mga kaagre kung ano yung gusto natin gawin. So next, papakita ko na naman, next vlog natin yung isa pang pamaraan na hindi na natin siya i-slice. So macro propagation pa rin. So ito lang kasi yung nakita namin na hiyang kami, kaya dito kami nag-focus. Pero maraming paraan ang macro propagation. So yun mga kaagre, sundan natin to. After 3 weeks nito mga kaagre, mag-uumpisa na siya. So mag-uumpisa na siyang maglabas ng ating binhi. So nagawa na natin to, may mga nauna tayong video, nagbubunga na lahat. So lahat ng ginagawa natin, step by step nating inahatid sa inyo. So sinishare namin. So ito, tuloy-tuloy natin to, and then next year or next month, makapag-produce na tayo ng maraming lakatan. So ito yung magandang pamaraan kung saan tayong lugar nandoon na makakuha tayo ng binhi ng lakatan. So macro propagation, pwedeng-pwede kahit anong lugar pa yang sa inyo. So marami pa tayong isi-share mga kaagre, sundan natin to, and then tuloy-tuloy namin gagawin kasi nangunguha pa sila ng subwal. So ngayon, napakita ko lang yung mga step by step na ginagawa namin. So improve lang natin yung ating sarili kung saan tayo nandoon, kung ano yung mga dapat nating gawin. So disclaimer mga kagre, hindi kami eksperto, nagbabahagi lang kami ng aming mga karanasan or nagawa na or nagiging effective sa amin. So yun mga kagre, maraming salamat.